Good morning mga paps, welcome back po sa ating channel. Ito na naman po ang inyong lingkod, Bird Moto. Mabilis ang vlog lang tayo ngayon mga paps, at good news ang pag-uusapan natin. August 31 ngayon mga paps, napasok na naman tayo sa trabaho. Pero kahapon mga paps, August 30, may lumabas o may nilabas ang Supreme Court na TRO o Temporary Restraining Order para rito sa NCAP na pinatitigil o pinasususpinde sa ngayon ng Supreme Court ng Supreme Court ang NCAP. So effective immediately nito mga paps ha, at sabi pa sa nilabas ng Supreme Court kung tayo mang mga riders mahuhuli sa ngayong buwan, no? O hanggat wala pa silang nilalabas na anunsyo na ibalik ang NCAP, null and void po, void po ang pagkahuli sa inyo. Okay? So, pinagbabawal po yan ng Supreme Court na sa ngayon, dahil nga po naglabas sila ng TRO o Temporary Restraining Order para dito sa NCAP. Yan. At sana sumunod. Siyempre, Supreme Court na yan mga paps sumunod ang mga city na nagpapatupad ng NCAP. Pero pagdating mga paps ng next year, ng January, kundi ako nagkakamali, January 24, 2023, pag-uusapan uli sa Supreme Court ang NCAP na to. So, siyempre, magkakaroon to ng mga debate, argumento, yung mga kabilang panig, maglalabas sila ng kanilang argumento bakit kailangan ipagpatuloy nila ang NCAP sa mga nasasakupan nila. So, yun mga paps, ang good news natin. Tandaan nyo po mga paps ha, August 30, kahapon, naglabas po ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order para sa NCAP. Yan po ha, at pinagbabawal nila ang panghuhuli hanggat wala pang malinaw na anunsyo ang Supreme Court patungkol dito. So, paano mga paps? Ito muli ang inyong lingkod, Bird Moto, nagsasabing ang taong paskasero, lapitin ang peligro. Adios mga paps!